Magandang araw. Narito muli tayo upang pag-aralan ang asignaturang MTB-MLE. Ang ating paksa para sa araw na ito ay patungkol sa hyperbole. Ang ating layunin ay natutukoy ang pagmamalabis o hyperbole na pahalagahan ng mga pagdiriwang sa pamayanan. Ikaw ba ay nakikilahok sa mga pagdiriwang sa iyong pamayanan? Maglaro tayo. Hanapin ang mga kilalang pagdiriwang sa loob ng kahon. Basahin ang tula ng may angkop na bilis, tono at damdamin. Bagong mundo, halaw. Sa mundong sikil ng problema, pag-asa ang tugon. Kalaya ang makaalpas, isip ay buon ituon. Positibong pananaw sa pag-asa ay sagot. Upang kalayaan ay tiyak na di mauudlot. Pantay-pantay na karapatan ay siyang dapat isulong. Mapababae o lalaki man sa hamon ay di uurong. Upang matiyak lamang ang kalayaang hinahangad. Sa bagong mundong, nais sa kalayaan mapagbuklod. Kapag kalayaan ay nakamit, tunay na iyong masasambit. Tila ikaw ay nakatayo sa bukiring puno ng ginto. Parang kay lamig, sa saliw ng hangin ay nang-aakit. Pakiramdam na tila sa iyo ang mundo na kinulong mo sa yakap at halik na kay higpit. Walang sino man ang pwedeng umangkin nito. Ano ang tinalakay sa tula? Ayon sa tula, ano ang kailangan upang mahamta ng kalayaan? Paano inilarawan ang pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae? Kung ikaw ang magbibigay ng pamagat sa tula, anong pamagat ang ibibigay mo at bakit? Sabihin at alamin. Basahin ang mga parirang hango sa tula. Nakatayo sa bukiring puno ng ginto, parang nakailamig. Sa saliw ng hangin ay nangaakit sa iyo ang mundo. Nakinulong mo sa higpit. Ano ang kahulugan ng mga pariralang ito? Kung iyong babasahin ang batay sa salitang ginamit, maaari ba itong mangyari? Bakit? Narito pa ang ilang parirang nagpapahayag ng pagmamalabis o hyperbole sa bawat pangungusap. Ang kaniyang ngiting tumataginting ay naglalarawan ng libo-libong alaala tungkol sa kaniyang ina. Inabot ng Pasko ang haba ng kwento ni Ray. Lilipad ako at tatawirin ang dagat makita ka lamang. Halos mabitak ang pader sa ingay ng mga bata. Ang paninindigan ni Helen ay sintigas ng pader. Tandaan, may mga parirang ginagamitan ng pagmamalabis o hyperbole upang maging mas kahikahikayat basahin ang pangungusap o tula. Ito lamang para sa araw na ito.
Maraming salamat sa inyong panunood.